Kumusta po kayong lahat? Welcome ulit sa channel ko. Kahapon ay nagimbal ang buong mundo dahil sa isang napakalakas na pagsabog na nangyari sa Beirut, sa May Lebanon. Isang pagsabog na hindi inaasahan. At sa ngayon ay nasa almost 4,000 na ang mga sugatan at sinasabi sa report na halos 100 na ang namatay. Marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa Lebanon. Ayon sa data, nasa 33,000 na mga OFWs ang nasa Lebanon. Sa pagsabog na nangyari, naiulat na 2 sa kababayan nating OFW ang namatay, 8 ang sugatan, at may 12 na missing. Sinasabi nila na itong 12 na ito ay mga seafarers o yung mga nagtatrabaho sa barko. Sinasabi sa report na yung barko na kung saan lulan itong mga seafarers ay ang MV Orient Queen na nakadock dun sa may port ng Beirut nung oras na may sumabog. At sa lakas nga ng pagsabog na ito, sa tingin ko mahirap nang makita pa ang mga bangkay nila. Kung napanood niyo yung video ng pagsabog, sobrang lakas na parang atomic bomb or parang isang nuclear bomb ang sumabog dahil napakalayo ng inabot ng pagsabog at umabot pa sa karatig bayan nila ang pagsabog. Naramdaman yung pagyanig hanggang Cyprus. Ganun kalakas yung sumabog sa Lebanon. So just continue watching. Pag-uusapan natin yung tungkol sa malagim na pagsabog ng isang warehouse sa Beirut, Lebanon. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para every time meron akong bagong upload, mano-notify kayo. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa isang channel ko, please kung may oras kayo, pakidalaw naman yung isang channel ko. Chinoy Dubai ang pangalan ng isang channel ko. Maraming videos ang nagsilabasan na nagpapakita nung mga oras na sumabog itong isang warehouse sa may port ng Beirut. Ilang mga kababayan natin na kasambahay ay nakunan nila yung mismong pagsabog at kitang-kita natin kung gaano kalaki ang damage na nagawa nitong pagsabog. As in, wasak na wasak talaga yung mga bahay. Yung mga salamin, basag lahat, at ang daming sugatan. Hindi siya ordinaryong pagsabog lang na parang isang bomba lang. Kung hindi, para siyang isang nuclear bomb ang dating. Kung makikita natin sa mga videos, yung usok niya na parang kabuti o parang mushroom ay nagpapaalala ng pangyayari nung sumabog ang atomic bomb sa Japan, sa Hiroshima, Japan. So ayon sa report, hindi pa talaga nila masabi kung ano talaga ang totoong dahilan ng pagsabog. Pero may lumalabas na report na dito daw sa may port nila, sa may Beirut, may mga warehouse dyan na kung saan ay imbakan ng mga confiscated explosives kasama na yung mga ammonium nitrate. Kaya maraming sugatan at namatay dahil yung area na yun ay nasa sentro ng Beirut. Kumbaga, sentro ito ng shopping, sentro ito ng negosyo, at sentro rin ito ng nightlife. So talagang busy yung lugar na yun. Kung kaya nung sumabog, ay ang dami talagang tinamaan. So sinasabi nga dito sa report na yung mga warehouse doon ay may mga nakatagong ammonium nitrate. Ano nga ba itong ammonium nitrate? Itong ammonium nitrate actually ay ginagamit as fertilizers. Pero ginagamit din siya, lalo sa mga construction, bilang pampasabog. At hindi lang ito yung unang pangyayari na may sumabog na imbaka ng ammonium nitrate. Nangyari din ito dati sa Texas Fertilizer Plant noong 2012 na kung saan 15 ang namatay. Tapos may nangyari rin ganito sa France na kung saan ay 21 ang namatay. Pero itong dalawang pangyayaring ito ay puro accidental. Kumbaga, accidentally sumabog siya. So itong ammonium nitrate, aside sa ginagamit bilang fertilizer, ginagamit din ito ng mga insurgent groups or ng mga rebel groups at ginagawa nila itong panghalo sa pampasabog. Pero bilang fertilizer, ang paggamit daw nito ay yung parang nilalagay siya sa lupa as granule. Kumbaga parang buong granule ng ammonium nitrate ang inilalagay sa lupa. Kasi mabilis itong matunaw o mabilis itong mag-dissolve. At pag nag-dissolve ito, yung lupa ay nagre-release ng nitrogen. Ngayon, pag-release ng nitrogen, ito yung mabilis na magpalaki ng mga tanim. So kahit delikado, medyo delikado itong ammonium nitrate, ay hindi siya pwedeng hindi gamitin
sa agrikultura. Dahil kailangan-kailangan ito, lalo na napakalaki ng populasyon na kailangang pakainin, di ba, sa buong mundo. So isa ito sa nagpapalaki agad ng mga tanim. So importante ito sa agrikultura. Itong ammonium nitrate kasi, safe naman daw talaga ito kung nai-store siya sa mga lugar na hindi mainit, sobrang init, yung mga ganon, or kung hindi siya nai-ignite. Parang sinasabi na kapag naihalo ito sa mga fuel, talagang sasabog siya. Pero kung siya lang mismo, yung ammonium nitrate lang, ay hindi naman siya talaga sumasabog ng kusa. Ngayon sinasabi sa report na may 2,700 metric tons ang naka-imbak dun sa warehouse ng Beirut. Ganun kadami. Ngayon ayon sa mga eksperto, based dun sa video na lumalabas ngayon, may nakikita sila na parang may nagpagana dun sa ammonium nitrate. Kaya ito sumabog. Hindi siya sumabog ng kusa. So hindi pa nila malaman ngayon kung merong bang konting apoy o maliit na apoy na nangyari dun sa loob bago ito sumabog, dahil nakikita nga nila na dalawang usok yung lumalabas. Isang itim na usok at isang orange na usok. So dahil dito, sinasabi nila na meron ngang nag-ignite or meron ngang nagpagana doon sa ammonium nitrate, kaya ito sumabog. So ayon sa mga eksperto nga, pwedeng may nalikhang maliit na sunog doon sa loob ng warehouse at na-ignite itong ammonium nitrate kaya sumabog. Or pwede rin may iba pang dahilan. So parang sinasabi nila na baka sinadyang i-ignite yung ammonium nitrate. Kasi itong ammonium nitrate ay kailangan niya pa ng ibang substance bago ito makagawa ng apoy o bago ito sumabog. So meron din silang ibang anggulo na tinitingnan dito. Parang tinitingnan din nila yung anggulo na baka may koneksyon ito sa nalalapit na paglabas ng hatol ng UN Tribunal Court sa kaso ng pinaslang na Prime Minister nila na si Rafik Hariri noong 2005. Itong si Hariri kasi ay isang business tycoon at dati siyang Prime Minister. Ngayon namatay itong si Hariri dahil sa isang car bomb attack at 21 katao ang namatay noong araw na yon. Ngayon, ang mga naging akusado dito sa pagkamatay ni Hariri ay mga taga Hezbollah group. Ito yung parang rebel group na meron sa Lebanon. So sinasabi nga nila na 3 days from now ay ilalabas na yung hatol ng UN Tribunal Court dito sa kaso ni Hariri. So kumbaga siguro parang yung isang anggulo dito ay isang panakot na ginagawa ng rebel group or bilang pagtutol, dahil siguro alam nila na guilty yung verdict na ibibigay yata ng UN Tribunal Court. Although sa ngayon, wala pa naman talagang final report kung ano talagang naging dahilan ng pagsabog, pero isa ito sa mga anggulo na tinitingnan ng gobyerno nila. Nakakaawa rin yung bansang Lebanon kasi nag-collapse na ngayong economy nila eh. Ilang buwan nang nag-collapse yung economy nila at napakataas na ng poverty or paghihirap ng mga tao sa bansang yon. Napakataas na rin ang unemployment. Tapos may pandemya pa. At ito na naman ngayon, isang napakalakas na pagsabog, ang daming napinsala at ang daming nawasak ng mga infrastruktura. Nakakaawa rin yung mga OFWs natin doon, lalo na yung mga kasambahay. Kasi yung iba sa kanila talagang wasak na yung bahay ng mga amo nila. So sa ngayon, malamang hindi din nila alam kung anong gagawin nila, saan sila titira, kukupkupin pa ba sila ng amo nila. So sa tingin ko, dapat kumilos na agad yung ating gobyerno. Pwede sila sanang i-repatriate, kumbaga pauwiin na lang ng Pilipinas. Kahit sino makakapanood ng mga viral videos tungkol sa pagsabog na ito ay talagang matatakot. Dahil kung titingnan natin, grabe ang lakas ng pagsabog, di ba? At sa sobrang lakas, yung mga sasakyan sa daan ay tumilapon, tumaob, yung mga buildings na ground zero, di ba? Talagang ganun kalakas. At umabot pa kahit sa malalayong buildings, talagang wasak yung mga salamin. So ganun pala talaga kadelikado itong ammonium nitrate. Yun nga lang, hindi siya pwedeng hindi gamitin, lalo na sa agrikultura. So hindi na ilagay sa balita kung itong dalawang OFWs na pumanaw sa pagsabog ay nakita na yung bangkay. Kasi karamihan din sa mga namatay doon sa pagsabog na yun ay hindi na nakita. Naging abo diretso nung tinamaan sila ng pagsabog. So ito rin yung duda nila na baka ganito rin ang nangyari dun sa 12 seafarers
na hanggang ngayon ay missing pa. Nagsalita na rin ang gobyerno ng Lebanon na papanagutin nila ng mabigat ang mga responsable dito sa pagsabog na ito. Napakarami ng pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. So the best that we can do is to continue praying, especially for peace, and continue praying na sana mawala na nga itong pandemya sa buong mundo. At ipagdasal din natin yung mga nasawi na mga kababayan natin dahil sa pagsabog na ito. At yung mga nasugatan ay sana ay gumaling na sila at makarecover at makauwi na ng Pilipinas. At ako'y nakikiramay sa mga pamilya ng ating mga kababayan na namatay dito sa pagsabog na ito. So yun lang mga kaibigan. Thank you for watching. Again, ingat kayong lahat. And God bless.